The International League, Chapter 354. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito'y talagang nagpamalas nga ng isang napakagandang depensa itong Sanmichi Sakuragi laban dito kay Haru. Ngunit nag-init nga talaga ang kamay nitong Sashimitsui nang isang tres niya ang kanyang ginawa. Kaya naman, aba, eto pala yung number 14 na shooter nila. Akala ko yung nakaupo na may salamin na yun. Iba ang shooting nitong number 14 na to. Kakaiba. Hindi pwede na magpatalo sa kanya. Wika nga nitong si Kalbo na sobrang nilakasan nga ang kanyang boses at dito'y. Oo, tama ka. Meron ka rin palang balita tungkol sa akin. Ako nga pala si Sashimitsui, ang sinasabi mong shooter. Shooter ka din naman, ngunit isa lang ang tinitiya ko. Hinding-hindi rin ako magpapatalo sa'yo. Wika nga nitong si Sashimitsui, kaya naman dito nga'y. Team! Kailangan natin pumuntos dito. Siguraduhin natin ang puntos na to. Huwag natin ibibigay sa kanila ang isang napakagandang depensa. Mangingibabaw ang ating opensa. Wika nga nitong si Coach Goro. Kaya dito nga ay talagang inatake na nga ni Haru ang depensa ng kupunan. Nang syuhu ko nang biglang, huli ka! Hinding-hindi ka makakaligtas sa akin! Wika nitong si Miyagi ng ano? Mali! Hindi ko nakuha! Akala ko sa kanan pupunta! Sa kaliwa pala! Ang bilis na crossover niya! Wika nitong si Miyagi, kaya dito nga ay. Ano? Napeke ka dun, no? Yun ang crossover na talagang nakakalito! Wika nitong si Haru ng biglang! Isang teardrops nga ang kanyang ginawa, ngunit dito'y hindi ko yan pagbibigyan. Wika nitong si Rukawa na talagang nakuha nga ang bola sa mga kamay nitong si Haru, at dito nga'y na-recover nga ni Kaito ang ball ng biglang. Isang bangga nga ang kanyang ginawa at teardrops nga, at sa pagkakataon na to, aliyop na naman sa baba ang kanilang gagawin kaya ng dati. Pupunta naman kay Akira ang bola. Wika nitong si Ayako, dito'y talagang kinuha nga ni Akira ang bola gamit ang kanyang dalawang kamay at slam dunk ito. Kaya naman, puntos nga para sa kupunan ng Yumamoto High. Nice one! Ang koneksyon na hindi mapigil-pigil ay nandyan na naman. Ang Kaito Akira ang talagang mapanganib na koneksyon ng Yumamoto. Wika nitong si Coach Lester Goro, at dito'y pag nagpabaya sila, may kalalagyan sila, panigurado. Ang koneksyon ng dalawang to ay talagang napaka-epektibo. Isang kindat lang sa baba ay alam na nitong si Kaito na aangat itong si Akira. Yan ang nakakatakot na koneksyon. Ang solido na chemistry ng dalawang manlalaro. Wika ng coach ng Kantur Dream Team, kaya dito'y kailangan nating apulain ang isang koneksyon na ginagawa nila. Kahit i-check lang natin yan ng isang beses ay panigurado mawawala na ang kanilang kumpiyansang gawin ito, sapagkat maaalarma na sila, sapagkat merong isang tao na alam nilang masi-check ito. Sakuragi lamang ang makakagawa nito. Wika nga nitong si Coach Ansai, samantalang sa kabilang panig nga. Team, puntos tayo dito. Siguraduhin rin natin to. Gaya nga ng sinabi nila, huwag na huwag ibibigay sa kalaban ang isang magandang depensa. Wika nitong si Miyagi nang biglang pinakitaan nga rin ng bilis itong si Haru, at talagang grabe yung maliit na iwan itong si Haru. Sobrang bilis ng kanyang arangkada. Tignan mo itong si Haru, talagang nagulat na gusto. Wika ng mga tao,
napakabilis. Napakabilis doon na abor sa abin na tumunit. Papasok siya doon sa loob. Ano na lang ang kanyang gagawin doon? Wika nga. Nitong si Haru kaya dito nga ay. Miyagi, alanganin dito sa loob. Pagbigyan mo na sila. Pagbigyan mo na sila para sa isang paasa. Wika nitong si Aya ko dito ay. Hinding-hindi ko ito papasa. Ititira ko ito panigurado. Wika nga nitong si Miyagi nang biglang isang teardrops nga arin ang kanyang ginawa. At dito'y, haba, alanganin ang teardrops mo bata. Unghang na maliitan nila lang, walang peso dito sa loob. Sobrang alanganin ang ginagawa mong teardrops. Wika nga nitong si Akira dito'y, nagkakamali ka. Gusto lang namin ipakita sa inyo na ang koneksyon na ginagawa nyo ay meron din kami at matagal na namin ginagawa to. Wika nitong si Miyagi dito'y, Akira, gagayahin nila ang play na ginawa natin. Ang koneksyon ng Kaito Akira ay talagang gagayahin nila. Itong may pulang buhok ay eere. Kailangan nyo pigilan. Wika nga nitong si Coach Lester Goro kaya dito'y, mabatong dalawang to, ayaw talaga pahuli. Ang kanilang paboritong aliop sa baba ay ayaw masapawan ng galaw ng iba. Kung koneksyon at koneksyon lang din ang pag-uusapan, syempre, hindi magpapahuli ang dalawang batang yan. Wika nitong si Coach Ansay na talagang humanga nga sa pulidong koneksyon ng dalawa. Kaya dito nga ay, itong Sanamichi Sakuragi ay talagang dinagit nga ang bola sa taas. Mula sa pasa nitong si Miyagi sabay, nice one kulot! Ayaw mo talagang magpasapaw sa koneksyon nila. Talagang pinapakita mo na mas mahusay kang pumasa dito kay Kaito sa baba. Wika nitong Sakuragi sabay, slam dunk nga ng ball at puntos para sa upunan ng show ko kaya dito'y. Ha! Kung meron kayong Akira at Kaito connection, ay meron naman kaming Gunggong connection. Ang koneksyon ni Miyagi itong Sakuragi ay talagang hindi matatawaran kaya. Hinding-hindi talaga magpapasapaw yung mga yan. Sigaw nga nila taba. At dito'y napansin nga ni Fujima itong si Coach Ansay. Hindi pa pumasok ang tira. At itong si Coach Ansay ay nakangisi na. Isa lang ang ibig sabihin nun, malaki ang tiwala nitong matandang to sa kanyang mga manlalaro, lalong lalo na sa koneksyon ni Sakuragi at nitong si Miyagi. Wika nga nitong si Fujima samantalang sa kabilang panig nga ay, Miyagi, Sakuragi, ang koneksyon ng dalawang yon ay nasa highest level na. Ngunit alam ko na ang koneksyon ng dalawang gunggong na kagaya nyo ay hindi magpapahuli. Talagang mapapasubo ang chemistry ng ating kupunan sapagkat mahusay rin ang chemistry ng kalaban. Ngunit alam ko na tayo ang mamamayagpag dito. Wika nga nitong si Sashi Mitsui na sobrang ganad at seryoso nga ang kanyang mga mata. Ano kayang kakalabasan ng laban ng ito? Ang lahat ng yan ay bangan natin susunod na bahagi.